tutorial lang tayo mga tol. May na-discover akong bagong apps para sa mga mahilig sa animation dyan. Yung apps na to ay Flipaclip yung pangalan. So start na tayo. Yun. Ito yung platform niya. So, magsisimula tayo lahat dito sa plus button na to. So plus tayo. Halimbawa na lang gagawa tayo ng ibang animation. Pangalanan mo. At pag-click mo tong choose background, pipili ka dito ng mga existing na background. Bawa na lang ito. Ito yung FPS, kung paano siya, pag nakikita mo yan kung yung frame per second niya, kung gaano siya, dito lang muna tayo sa standard. Create project. So, ito yung itsura niya, magiging itsura niya. Nandito yung panel niya, makikita mo yung pen, ito yung eraser, ito yung lasso tool, yung fill, at text. Pwede ka din mag-add na music, at ito yung, kita mo yung layer niya, kung paano, kung ilan. At wala naman ibang, ano na, dito, yung copy mo yan, ruler, tapos, yung iba pang sa settings. So, start tayo ng basic lang tayo. Click mo dito. Pag-click mo yung pen, pag-click mo yung pen, makikita mo yung iba-ibang klaseng may marker. Pero dito muna tayo sa pencil. So, start tayo. Parang, mag-create tayo ng animation may tumatalon dyan sa daanan na yan. Sige. Start tayo. Second tayo magdo-drawing. Drawing tayo ng medyo ganyan na bola. Half muna. Tapos, okay. Makikita mo dito may parang ghost yung anino niya. Para makikita mo agad kung saan ka magsa-start. So, ito tayo mag-start na. Parang nag-bounce siya dyan. Tapos, tata siya. Try natin tumaas. Pero pag gusto mo siyang erase, siyempre, gagamit tayo. Babalikan natin yung erase. Yung erase mo yan. So, balik tayo dun sa 4. Dito muna natin. Plus. Dito na siya. At kailangan tatama siya dyan. Pag tumama, kaya natin medyo parang nag-flat siya. Parang malambot na bola ang gagawin natin. At medyo na-form na siya. Na-bounce na kasi. At parang kung mapapansin nyo, palit siya ng palit kasi makikita mo yung background natin parang papunta ng doon, papalayo. So, dito, babounce siya ulit. Tapos, flat. Form na naman siya. Pwede mo siyang titingnan mo kung gusto mo i-play. Okay. Mali. Ito. Diba? Create na tayo ng simple animation. So, tuloy lang tayo. Tataas siya. Try na natin palayo na pala kasi kailangan palit din siya ng paliit. Papapansin nyo mas na dito. Malayo na. Kagandahan dito, pwede mo siyang i-zoom. Dito na siya. Dito lang din half. Tuloy na siya. Nawala mo na. May ilang sigin mo. At, papakita na siya. Hindi natin yung ibang shape na. Kasi, sabihin mo, malalim yung tinalunan niya. Kaya, tatalon ulit siya. Pagsak.
tuloy-tuloy lang tayo. At last. So, ayan. Create na tayo ng animation. Fix natin. Tayo natin. So, ayan guys. Create natin ng simple animation para sa mga gustong matuto ng animation dyan. Ito yung magandang app sa ngayon. Makikita mo. Marami pa yung feature dyan. Pwede mo siyang lagyan kulay. Babalik ka ulit sa frame na ginawa mo. Kung gusto mo may kulay yung bola mo, punta ka dito sa yan. Ito. Gawa na lang red. Red na siya. Laki. Ito, ma-adjust mo yung laki ng ballpoint mo. Pwede mo siyang kulayan. Yan. Punta ka ulit. This is the third. Yan. Fourth. Yan guys. Simple lang, diba? At, naman, magpa-practice lang tayo. Ma-achieve mo yung magandang edit nito. So, yan. Tuloy-tuloy lang tayo. So, hanggang sa lahat sila makulayan. Actually guys, kung makakapanood kayo ng mga documentary kung paano mga buhay ng mga animator, halos ganito din naman eh. Ganito yung proseso nila. Kaya maganda to sa mga gustong maka-experience ng animation at may talent sila. Ganyan natin. Ay, mali. Back natin. Ito tayo. Tiyaga lang kasi ito eh. Alam mo naman. So, ayan na lang. Bale. Ayan guys. Maraming salamat sa nanood nitong tutorial to. Naway na natulungan ko kayo at nabigyan ko kayo ng panibagong tips para sa mga gustong matuto ng animation. So, maraming salamat.